Lucas, Ikasyam na Kabanata. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbabaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi, o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumanggap sa inyo, at manatili kayo sa bahay niya hanggang sa pag-alis ninyo sa bayan yon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyong alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila." Humayo nga ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon. Ipinapangaral nila ang magandang balita at nagpapagaling sila ng mga may sakit saan man sila pumunta. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang mga nangyayari. Nabalisa siya sapagkat may nagsasabing muling nabuhay si Juan na tagapagbautismo. Sinasabi naman ng iba, "Nagpakita si Elias." May nagsasabi pang, "Ang isa sa mga propeta noong unang panahon ay muling nabuhay." Ngunit sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko na si Juan. Sino kaya ang lalaking yun? Marami na akong nababalitaan tungkol sa kanya." At sinikap niyang makita si Jesus. Pagbalik ng mga apostol, isinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at isinama ang mga alagad sa bayang tinatawag na Bethsaida. Nang malaman ito ng mga tao, sumunod sila at malugod namang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayo sa paligid. Nasa ilang na lugar po tayo?" Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda lamang." Tugon naman nila, "Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito?" May 5,000 ang mga lalaking naroon. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo ang mga tao ng 5,000." Pinaupo nga nila ang lahat. Pagkatapos, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno sila ng 12 kaing. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta nung unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila, "Kayo po ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kaninuman. Sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magdanas ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila. Ngunit sa 3rd araw, muli siyang mabubuhay." At sinabi niya sa lahat, "Kung ang sinuman ay magpasyang susunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang handang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikakahiya ninuman,
Ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niyang taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Tandaan ninyo, may ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Makalipas ang isang linggo, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan ay nagningning sa kaputian. Biglang may nagpakitang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na ang mga anyo ay nakakasilaw din. Sila'y nakikipag-usap kay Jesus tungkol sa nalalapit niyang kamatayan sa Jerusalem upang matupad niya ang layunin ng Diyos. Natutulog sina Pedro noon, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nakakasilaw ang anyo at may kasamang dalawang lalaki. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya, nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. Isang tinig ang nagsalita mula sa ulap. Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan, ay may isang lalaking sumigaw. Guro! Pakitinan nga po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki! Sinasaniban po siya ng isang espiritu at bigla na lamang siyang nagsisisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw ng tigilan. Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas. Sumagot si Jesus, Lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, Dalhin niyo rito ang inyong anak. Nang papalapit na ang bata, sinalakay na naman siya ng demonyo. Bumagsak siya sa lupa at nagkikisay. Pinagsabihan ni Jesus ang masamang espiritu at pinagaling ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa kanyang ama. At nanggilalas ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Habang nanggigilalas ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagtataksilan at mapapailalim sa kapangyarihan ng mga tao. Ngunit hindi nila naunawaan yon sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan niyon. Natatakot naman silang magtanong kung ano ang ibig niyo sabihin. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos, ay sinabi niya sa kanila, Ang sino mang tumatanggap sa batang ito alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi namin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay kapanig ninyo. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang patuloyin ng mga Samaritano dahil sa siya'y papunta sa Jerusalem. Nang malaman ito ni na Santiago at Juan, sinabi nila, Panginoon,
Ibig po ba ninyong magpaulan kami ng apoy mula sa langit upang sila'y matupok? Ngunit bumaling si Jesus sa kanila at sila'y pinagsabihan. At nagpunta sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Sasama po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ipon. Ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan." At sinabi niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang pagpapalibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos."